Aralan natin ngayon ang tungkol sa pagsunod sa panuto. Mahalaga na naunawaan natin ang mga nakasulat sa panuto para maisagawa natin ang mga gawain o pagsasanay ng tama at maayos. Ito ay halimbawa ng panuto. Pansinin ang mga nakasulat na panuto. Sunod na halimbawa ng panuto ay ang sumusunod. Ngayon naman ay gumuhit ng bituin sa patlang kung ang mga salita ay may tatlong pantig at iguhit naman ang puso kung may kambal katinig ang mga sumusunod na salita. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Sa inyong kwaderno sa Pilipino nyo ay guhit ang inyong mga kasagutan. Sunod na panuto, bilugan sa loob ng mga pangusap ang mga salitang may kambal katinig. So, bibilugan nyo ngayon ang mga salitang may kambal katinig sa loob ng mga pangusap. Gawin ninyo ito sa inyong kwaderno sa Pilipino. God bless everyone. Don't forget to like and subscribe. Have a blessed day. Bye. Stay safe. Ingat po.